Isa sa mga top center sa NBA noong kanyang prime years ay si Dwight Howard. At ang pangalang ito ay siguradong hindi na malilimutan sa history ng basketball. Kaya naman ang maglaro ito sa Taiwan League sa T1 League ay maraming nagulat na mga basketball fans. At sa dalawang laro niya pa lang para sa ligang iyon ay naipakita niya na iba talaga ang kalibre ng isang legit na NBA player na isang all-star player pa. At para sa T1 League, nakakabuo lang noong 2021 ay marami talagang mga basketball fans ang kanilang nakuha sa kanilang ideyang ito. Nakumuha kaagad sila ng isang NBA veteran all-star. At bukod pa sa mga basketball fans na yan, ay pati mga former NBA players ay nakuhaan din ito ng matinding atensyon. At isa na dyan ay si Nick Young na naging kakampi na rin ni Dwight Howard. At sa Twitter nga ay nagkomento ang manlalarong ito. At ayon sa kanya ay nais niya pang maglaro one last go. Sabay sabi na kung pwede ba siyang maglaro para sa opponent pinaglalaroan ngayon ni Dwight Howard. At para kay Nick Young ay pwede naman talaga ito dahil tatlong international import ang pinapayagan sa T1 League. Samantala, nagkomento rin naman dito ang former NBA veteran din at ang import ngayon ng Meralco na si KJ McDaniels. At ayon sa kanyang komentong ito ay direkta niyang nire-recruit na subukan at maglaro din sa PBA. Ayon kay KJ McDaniels, come play in PBA. Sa history ni KJ McDaniel sa PBA ay marami na siyang mga players at imports na talagang napaglaro sa liga. Samantala, ang magiging problema naman dito ay yung budget o yung ipapasahod ng isang koponan sa mga tulad nila Howard at Nick Young kasi hindi sila basta-basta mga former NBA players lamang. Lalo na si Dwight Howard, isa yung all-star NBA player at former franchise player din ng Orlando Magic. Pero sa tingin ko naman, kaya naman niyang pasahuran ng mga koponan sa SMC at MVP. At sa PBA ay makakaganda rin naman yan para sa kanila. Dahil kapag nagkaroon ng ganyang klaseng mga import sa liga ay sigurado na tulad ng natatamasa ngayon ng T1 League ay mas dadami din ang susuporta at susubaybay sa PBA ng mga basketball fans. At higit sa lahat ay mas dadami din yung mga manlalaro na nais makapaglaro sa ating liga. Sobrang gandang balita sa Barangay Ginebra. Nasa magandang pwesto ngayon ang Ginebra na may kartadang 7 panalo at 2 pa lang ang talo. At dahil dyan ay napakalaki ng kanilang tsansa na makukuha nila ang twice to beat advantage sa pagpasok ng playoff. Gayunpaman, sigurado naman na napasok na ang Ginebra. At ang nais na lang talaga nila ay makuha ngayong eliminations ang lahat ng panalo para sa natitira nilang mga laban. Para pagdating ng playoff ay nasa first or second seed sila at may twice to beat advantage yon. At ayon nga sa mga balita, inaasahan na mas lalakas pa ang Ginebra pagdating sa playoff dahil sa mas malakas na din nila ngayong lineup. Tapos ang tulad nila Stanley Pringle at Jeremiah Gray na perehong galing injury ay nagpapakita na rin ng napakagandang improvement. Patunay lang na bumabalik na sila sa dati nilang mga kondisyon. Samantala, ayon din dito ay hindi naman magpapakumpiyansa si Coach Tim Kuhn dahil gagawin nila ang lahat para una masungkit ang twice to beat advantage at pangalawa ay makuha ang kampiyonato. At magandang paghahanda na rin nila ito para sa susunod na komperensya dahil ang isa pang kalamangan ng Ginebra sa ilang mga koponan ngayon ay ang import ngayon nila na si Justin Brownlee ay ang kanila na ring import syempre para sa Governor's Cup. At sa ganda ng ipinapakita ni Brownlee ngayon at ng Ginebra, nangangahulugan lang yan na napakaganda talaga ng chemistry ng kanilang buong koponan. At malaking bentahe talaga yan sa pagpasok ng Governor's Cup. At dyan na nagtatapos ang ating mga usapang basketball para sa araw na ito. Kaya naman siguraduhin naka-like na ikaw at naka-subscribe at mag-hit na rin ng bell button para updated kay palagi sa ating usapang basketball. Maraming salamat po!